Now, this video is targeted para po sa mga fans ni Bea Alonzo, Julia Barretto, and Gerald Anderson. Ano nga bang meron si Julia Barretto na wala si Bea Alonzo? Well, I'll give you my quick answer. The answer is femininity. And now, I could be wrong with this observation, but hear me out. Okay, hear me out from the side naman ng mga kalalakihan because I have seen a lot of comments, a lot of reviews na nagsasabi ng uy, si Gerald Anderson, napakasamang tao. Uy, grabe si Gerald Anderson, babaero, ladida. And to a degree, I would understand. However, gusto ko rin pong makita ninyo ang side naming mga lalaki. Sinabi dito na si Bea Alonzo daw, bitter pa rin sa pango-ghosting ni Gerald Anderson. Parang ang bitter naman ni Bea Alonzo sa ghosting sa kanya ni Gerald Anderson. Ito ang bagong banat ng showbiz columnist na si Lolit Solis sa Kapuso star na si Bea Alonzo. Isa lang naman yung ayaw kong ex. Kasi kami ni Z, hindi ugly breakup. Until now, we're friends. Ito ah, totohanan lang ah. Ang mga exes, hindi po tayo pwede maging friends. Acquaintances po, pwede pa. Okay, acquaintances pwede pa. Pero yung ex-girlfriend, ex-boyfriend, tapos magkaibigan, no. Okay, wag po tayong magpastikan dito ah. No, I mean, let's all be realistic here. Eh, syempre showbiz, I would understand why. May kinalaman ito sa isang interview kay Bea kung saan nabanggit niya na isa lang naman ang ayaw niyang ex-boyfriend. Wala man siyang binanggit na pangalan ay hinulaan ng netizens na si Gerald Anderson ang tinutukoy niya. Naniniwala ang kolumnista na may dahilan kung bakit nagawa iyon ni Gerald. Eto po, sige, sasabihin ko po sa inyo ang dahilan. Ako sa sarili ko, ginawa ko rin yung ginawa ni Gerald, yung mistake na yon. Okay, yung out of nowhere, ginawas mo yung babae. No matter how pretty she was. We've got a lot of guys as well na gumawa rin eto. We don't really mind kung gaano ka kaganda if you lack the femininity. Ano pong femininity yung sinasabi ko? Yung marunong kang makinig, you know how to submit, hindi ka naging, hindi ka mayat-maya, reklamo dito, reklamo doon. Sabihin na lang natin, a high value guy kasi si Gerald Anderson, he's got the looks, he's got the money, he's got the status, he's got the calibration, he's got the game to a degree. So we could classify him as a high value guy. He's not a perfect guy. Okay, I'm fully aware of that one. Okay, pero to a degree, may ibubuga yung lalaki. Okay, and if that kind of guy is merong ibubuga, that means competent to. And if you are competent, you are facing a lot of challenges. If you're facing a ton of challenges, tapos dumagdag pa yung babae sa relationship, sorry po sa ating mga kababaihan, ngunit iiwanan po kayo naming mga lalaki, kahit gaano ka pa kaganda. Mistake dito ni Sir Gerald Anderson, which by the way, I made this mistake as well, though hindi ka nagpaalam ng maayos doon sa iyong babae. Okay, sure, I understand to a degree, the chick's gonna be annoying. At some point, magpaalam ka pa rin. This was my early mistake. If you're going to break up to a chick, leave her better than when you found her. I'm gonna miss this. Sabi mo sa kanya. Pwede mo naman sabihin sa kanya, hey, I'm gonna miss you when you're gone. Okay, but I don't think na we're gonna work out. I'm gonna miss you. I'm gonna miss everything about you. But I think we should part ways. I cannot give you the love na you deserve. Yun yung hindi ko nagawa before na dapat ginawa rin ni Gerald Anderson. Yung mga young women, gusto nila yung nakakatandang lalaki. Okay? Because of experience. Okay? Because of the success. Okay, because of the lessons na meron sila. Pag ang isang babae, tinanong mo, yung mga younger women, anong gusto mo? Kasing edaran mo o mas matanda sa'yo? Majority of them would say, gusto ko yung mas matanda sa akin. Mas matanda si ano eh, Gerald Anderson kay Julia Barretto, di ba? Gerald Anderson tsaka si Bea Alonzo, magkalapit lang sila ng edad eh. Okay, kaya clash of the titans ngayon, clash of the egos ngayon yan. Okay, clash of the egos. Eh, ito gusto ko, hindi ko nga gusto yan, ito yung gusto ko eh. Okay, ngayon nagkakaroon ng stretch yung dalawa. Or it turns them off long term. Ang naunang bumitaw si Gerald. Oh, yun, di ba? So, sa mga nagtatanong dyan, anong meron si Julia Barretto na wala kay Bea Alonzo? Yan, femininity. Mas magsasabit sa'yo ang isang babae na mas bata sa'yo. Yeah, sure, she would still test you. Okay, may mga testing pa rin. I mean, standard procedure ng mga babae, okay, within the relationship. They would still test your boundaries, which they should. Okay, they're gonna test your boundaries as a guy. Okay, trabaho ng isang babae yan, which they should then as well. Para syempre, matuto ang isang lalaki within the course ng relationship. Pangit naman kung maging complacent yung guy long term, di ba? No, ang kawawa dyan yung babae. Eh, paano kung, di ba, naging complacent yung guy tapos may anak na pala kayo? Di ba, kawawa naman yung babae. Nagkaroon ka ng anak sa kanya tapos patamad-tamad. Depressed ako. May mga ganyang lalaki eh. Nagko-comment sila sa akin mga videos and they're trying to justify their weaknesses. Ay, hindi pwede. Tama lang na tinatest ka ng babae. Okay, however, calibration tayo sa mga babae. Hindi rin naman po pwedeng too much. Yes, true. It's fun na, ay, kasi babae ako. It's fun na may emotions. Yes.
Roller coaster of emotions. Di boring. Yeah, tama yan to a degree. Okay lang din yon. Pero huwag naman pagkatagalan. Ay, gusto nyo magaya kay Bea? Dalawang beses na ghost? O ngayon, nagbibitar-biteran na. O nakakalungkot. Imagine mo, ipagpalit ka sa mas bata at mas maganda, Julia Barretto. Parang talo ang Bea Alonzo, di ba? Yes po, ito ha. Explain ko lang din yung ano, yung a little bit of evolution here. Kami mga lalaki, gusto namin yung mas bata because they produce more. Hindi naman yung bata na, Diyos ko, baka may mga pilosopong kangkong kasi dyan na yung bata na, ay, yung mga minor de edad. No, hindi po ha. Huwag tayong pilosopo sa video, okay? Ang ibig sabihin po neto, mas bata sa aming mga lalaki. Because it signifies beauty and fertility. Umabot ng 26 and above, 30, 35, okay? Nagsisignal po kayo sa amin na infertility. Okay, yun yung sinisignal nyo sa aming mga lalaki. Same instinct lang din, you find interesting yung mga lalaki na mas matatanda sa inyo or may experience. You are turned on by them because they've got the money, they've got the status, they've got the wealth, they've got the lessons. Nawala sa mga younger men. Kaya medyo natu-turn off kayo. We are designed. Ito, instinct natin mga tao to. We are designed to procreate and multiply. We're looking for procreation factors. Yung procreation factors na yon, again, youth, beauty, and fertility. That's why si Gerald Anderson interested siya kay Julia Barretto. Kasi si Julia is young, maganda, and fertile. Kasi bata pa, byproduct na yun eh, di ba? Kaya walang samaan ng loob, ganun talaga buhay eh. Oh, kayong mga babae, ganun din naman kayo sa aming mga lalaki. Di ba, ini-ignore nyo kami kapag ka medyo aanganga pa kami. Typically, mga 19 years old, if we are dead, broke, and dirt poor, you ignore us. Di ba? Oh, pero, pag with age, we age like fine wine, long term. Di ba? Eh, ang babae, baliktad eh. Ang babae, age like milk. Men age like wine, fine wine. Ang babae, they start rich. They end up poor. Paanong rich? Paanong poor? Okay, yung mga babae, may pool of choices kayo. Early in your younger years bilang isang babae. Okay? You have your tinatawag na time. Initially, pero limited. That's why you need to find the strong alpha man sa loob ng relationship and not nag him or magreklamo sa kanya. Or kung hindi, well, the guy's gonna ghost you. All you have to do is ayusin mo lang ugali mo. Don't nag your guy, okay? Don't initiate problems because gusto mo lang maka-instill ng emotions or get attention from your guy. Attention is to women, what bataan is to men. I know, kayong mga babae, gusto nyo ng attention from us men. Okay? We are fully aware of that one. Pero sana calibrated kayo. Kasi kung hindi kayo calibrated, tingnan nyo, de, ghosting.